Magandang umaga po sa inyo mga master. Welcome po ulit sa channel natin. Nang una po nagpapasalamat po ako dun po sa mga nag-like at saka subscribe po sa mga videos natin, pati rin po sa mga viewers natin. Maraming salamat po sa inyo. Ang i-share po natin ngayon sa araw na to is isang ATS or automatic transfer switch po. Sa gagawin natin ngayon is gagamit tayo ng sa emergency natin isang solar supply po ang gagamitin natin. Kung napapansin nyo po, may mga wiring na po dito sa mga devices natin. Talagang sinadya ko po yung wineringan na po. Kasi po sa pagpasinsahan nyo po yung kasi po di ko po kasi pa pwedeng magawa ng mas madali pa sa oras kasi po kagagaling ko lang po sa operasyon sa mata ko. May glaucoma po ako. Last week po ay naoperahan po ako. Hindi pa masyadong magaling, hindi pa masyadong klaro yung mga paningin ko. Lalo na po dito sa mga contacts ito, naliliit. Hindi ko pa kasi masyadong makita. Yun nga po, babalik po tayo. Huwag po kayo mag-alala kasi po isa-isa nating ituturo or ipuent natin yung mga linya po papuntang mga contacts po natin. Diagram po ng control po natin. Ito naman po yung power circuit po natin. Unahin ko pong i-explain itong ipapakita itong paano to winawire itong power circuit natin. Ito po, ito po yung normal supply niya, ito yung load. Ito naman po yung supply ng genset natin or sa solar natin. Unahin ko po nating i-discuss itong sa normal supply. Symbol na po na ito, ito po yung circuit breaker natin, ito yung line side, ito po yung load side ng line 1, load side po ng line 2. Yung line 1 natin is pumunta po sa itong ganitong linya, ito po yung line side ng contactor po natin. Ito yung line 1. Ito po, ituturo po, itong color black po, ito color black, ito po yun. Ito yung load side ng circuit breaker natin. Pumunta sa line side ng contactor natin, line 1. Tapos yung line 2 po natin is ganun din po, itong color white. Itong white na ito, ito po yung line 2 natin. Pumapasok po sa line side po ng contactor natin. Tapos dito naman po sa load side ng contactor natin, ito yung papuntang load. Ito po yung dalawang kable na to, ito po yung as in, load po natin. Itong white at saka itong red. Ito yung white, ito line 2, line 1, ito yung red. So, yung supply sa ilaw po natin as load po natin. Tapos itong linya po na ito, itong nakakonnect sa line 1, ito po yung jumper po natin papuntang load side ng ating solar supply contactor. Ito yung line 1, ito po yung color black, ito po yun. Itong line 1 pumunta dito sa line 1 ng solar supply contactor. Tapos itong line 2, itong white, ito yung pumunta din sa load side ng ating solar supply contactor. Balik po tayo sa control circuit natin. Ngayon po isa ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito gumagana, itong ginagawa natin. Base po sa diagram, pagka-on po nitong normal supply, agad po itong mag-o-open itong contacts na normally close niya, mag-o-open to, kaya po kahit sabay natin i-on itong Meralco at saka yung solar natin na breaker, di po gagana ito si solar kasi po naka-energize si Meralco, nag-open to agad. Sa tutorial po natin ito, yung timer 1 natin is sinet natin ito sa Meralco side, sinet natin ng 3 seconds po. Pagka-on po ng breaker natin, magbibilang po si timer 1 ng 3 seconds bago po pumalo si contactor normal supply natin. Tapos po pag brown out po, pagka automatic brown out, itong timer to din naman is na-iset po natin ng 5 seconds bago po ma-energize si contactor sa solar supply po natin. Yan po, ito naman po yung indication lamp natin, ito yung sa normal, ito yung sa solar. I-on na po natin yung breaker, sabay na po natin i-on itong dalawang solar at saka normal. Ayan po, una pong nagbibilang si timer 1 ang 3 seconds
bago po pumalo si normal supply, nasilaw ako sa liwanag. Di pa kasi masyadong ano yung mata ko, di pa masyadong galing gumaling. Tapos i-off ko na po yung ano, i-off. Tapos biglang nagka-brown out po, biglang nagka-brown out. Tingnan natin kung anong mangyayari. Namatay, pagkapatay ng solar normal supply, nagbibilang automatic si timer po ng 5 seconds. Saka po gumagana si solar contactor po natin. Yan po, tapos biglang pumasok si Meralco. Tingnan natin kung magsasalubong ba. Iuna po natin yung breaker. Biglang pasok ni Meralco after 10 minutes. Iuna po natin yung breaker ng Meralco. Yan po, namamatay bigla kasi nag-open agad to, namamatay. Tapos pagdating ng 3 seconds, gumagana si normal supply natin. Yan po, i-off ko lang po muna kasi i-discuss ko pa yung kung paano po ito minawire. Upisa po tayo dito sa line 1, sa Meralco side. Yung line 1 po natin, pumunta po sa papuntang 7 ng R1. Tagalin na po natin itong timer natin para makita niyo po yung mga contacts ng nasa base po natin. Tagalaman po sa kabila. Yan. Ito po, ulitin ko po. From line 1, pumunta po sa 7 ng R1. Itong line 1, ito po yung color red po natin. Ito yung line 1 ng normal supply. Ito yung color red. Ito po yun. Ito po yun. Ito po yung 7. Ito po yung 7 na to. Magkatabi lang po to, itong 7 na contacts, saka 8 na contacts. Ito po yun. Ito po yung dalawa, yung 7 and 8. Ito po yung coil ng relay natin. Line 1 to 7, ito po yun. Tapos yung 8 po niya, is pumunta po sa neutral. Yung 8 ng relay natin, ito po yung white, pumunta po sa neutral base sa diagram. Yung neutral niya, sa dito po, dito po tayo nag-jumper, yung 8 niya, dito po natin kinonect sa 8 ng normal supply kasi magkatapat lang yung normal supply at saka yung normal supply na si breaker at saka yung contactor natin. At dito po tayo kumunik sa 8. Tapos yung 8 naman ito, ito po yung pumunta dun sa line 2 natin o sa neutral natin. Tapos sa ito sa baba, 7 ng R1, papuntang 7 ng timer 1. Ito yung 7 ng R1. Ito yung 7 ng R1. 7 at 8, ito po yung 7. Pumunta po siya papuntang 8 ng timer 1. Ito yung linya na itong wire po na ito. Ito po yung 7, pumunta po ng 8. 8 ng timer 1. R1, pumunta po ng 7 ng timer 1. 7 ng R1, papuntang 7 ng timer 1. Ito po yung 7. Ito po, ito sa may bandang gilid. Ito po siya, 7. Tapos, kunting recap na po. Ang pagbibilang po ng contacts po ng relay timer natin. Isa, ito po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas madali nyo lang pong malalakat. Pag maalala nyo lang po yung kahit isa o dalawang number, halimbawa i-memorize ko yung 1 and 2, ang 1 and 2, ito yung 1 and 2, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, madali na lang po natin mas maintindihan. Balik po tayo 7 ng timer 1, o R1, pumunta ng 7 ng timer 1, ito po yun. Tapos sa 7 ng timer 1, pumunta po sa 8 ng timer 1, jumper lang po, ito yung 7, jumper lang po tayo pumunta ng 8 ng timer 1. Tapos yung 6, yung timer 1 normally open, ito po yung 6, katulad ng binibilang natin kanina, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ito po yung 6 niya, pumunta po sa A1 ng normal supply. Sundan na po natin yung wire, yung 6 ng timer 1, pumunta po sa A1 ng normal supply. Ito po yung kabina yun, ito po yung A1 niya, ito po yung A1 niya, tapos sa kabilang side po is A2. Yung ito po niya is pumunta po sa neutral. Yung ito po niya, ito po yung ito niya, ito, itong wire na ito. Ito yung, kung nakikita nyo, pumunta po siya sa neutral ng ating circuit breaker. Ayan po, tapos sa itong indication lamp natin, ito yung running indication na normal natin. Nagparalel lang po ito sa A1 sa ito. Ito po yung number wire na ito. Yung red, ito po yung A1. Yung white, ito po yung A2. Ayan po, tapos sa kabilang side po ng solar, dito naman po tayo sa solar connection natin.
From line po sa pumunta po tayo papuntang 5 ng R1. From line 1, ito po yung line na kumunik po papuntang sundan po 5 to ito yun. 5 po ng R1. Ito po yung 5 niya. Kunting recap lang din po ang pag-memorize or pag-aala po ng number ng relay po natin. Halimbawa, ito po yung 7 or 8 natin. Ito yung 7. So, 7 sa lahat. Bali, dalawang bahagi po kasi itong relay natin. Sa left side, itong 7 left side is add number. Tapos yung 8 is, di ba, 8 is even number. Yung 7 number po, magbibilang po tayo ng add kasi add number siya. Pabilang tayo pababa. So, ang sunod ng 7 is 5, 7, 7, 5, 3, 1. 7, 5, 3, 1. Ganyan lang po yung pagkaka-memorize ng number natin sa relay. Dito naman po sa kabila, yung 8 ng kuwel, 8 is an even number, di ba? Magbibilang din tayo pababa. 8, 6, 4, 2. Ayan po. Ayan po. Yan lang po yung ma-share ko po sa inyo. Balik po tayo ha. Saan na ba tayo? Balik po tayo dito sa line 1 ng solar supply. From line 1 ng supply, pumunta po siya sa 5 ng R1. Yeah, ito po, itong linya na to, ito yung pumunta sa 5. O, ito yun. Kasi nung katulad ng sinasabi ko kanina, ito yung 7, ito yung 5. Kahit di ko patingnan yung number na sigurado po tayo, ito yung 5. Kasi ito yung 7. 7, 5. Tapos sa kabilang side is 1. Yung 1 is ito yung pinakaibaba sa left side. Kasi add number po siya. 1. Ito po yung 1 niya. Yung 1 pumunta po sa 7 ng timer to. Ito yung 1 niya. Ito yung pumunta sa 7 ng timer to. Ito po yun. 7. Ito yung 7. Kasi ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito po yung 7 ng timer to. Tapos yung 2 ng timer to. Ito yung pumunta po sa neutral. Ito po yung 2, di ba? 1, 2. Ito yung pumunta sa neutral side po natin. Ito yung pumunta sa neutral ng ating circuit breaker. Tapos sa kabila po is yung 7 ng timer 2 is pumunta po siya sa 8 ng timer 2. Jumper lang po tayo. Ito po yun. Ito po yung 7. Ito yung 7. Ito po yung 8. 8 ng timer 2 po natin. Tapos sa kabila po, yung normally open natin sa timer 2 is 6. Yung 6 po, ito po yun ha. Magbibilang po ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ito po yun. Ito yung kabling na ito. Ito yung color red. Pumunta po siya sa A1 ng ating solar contactor. Ito po yung A1 niya. Kaya na makikita nyo. Yan po yung kinlika niya is A1. Tapos yung A2 po ng ating solar is pumunta po siya neutral. Yung A2 is ito yung white. Ito yung pumunta neutral. Pero dito sa actual is yung A2 po niya is pumunta po sa 2. Yung ito po na is pumunta po sa 2 ng timer natin. Hindi na siya dumiritso sa solar breaker natin kasi mas malapit lang yung timer 2 natin papunta neutral. Ayan po. Sana po is kahit di masyadong magaling yung paliwanag ko, may naiintindihan po kayo sa mga sinasabi ko. Pasinsa na lang po talaga na hindi ko po na-wire ng kasama nyo sa panonood kasi po mas nahihirapan po ako makita yung mga contacts ng mga device po natin kaya iniunti-unti ko lang pong nairingan to hanggang sa mabuo na payaan nyo po pag gumaling na po yung mata ko isa babalik po tayo sa actual na live natin ng pagwawiring ayun na po pagagrahin ko po ulit yung tutorial po natin ngayon yung ginagawa natin. Pagsabay ko na pong i-on ito si normal at saka si solar. Ayan po. Pagbibilang si timer 1 natin, gumagana is a normal supply base po sa indicator lamp natin. Tapos biglang brown out ni Meralco. Tingnan natin kung ano yung mangyayari ulit. Ayan po, nagbibilang si timer ng 5 seconds sa solar bago po niya pagganahin itong contactor natin. Ayan po, sana po nagustuhan niyo po itong video.
At pag nagustuhan niyo po, paki-like at saka subscribe din po para po mas maging updated pa po kayo para po sa mga susunod po natin na videos. Maraming maraming salamat po sa inyo. Keep safe po tayong lahat. Thank you.